Isa na siguro sa hindi makakalimutang kasaysayan sa mundo ay ang World War II, kung saan milyon-milyon ang namatay sa pamumuno ni Adolf Hitler. 11 milyong tao at 6 na milyon dito ay ang lahing Hudyo na sinasabi na sinadya dahil lamang sa galit ni Adolf Hitler. Ano nga ba ang nagudyo kay Hitler para ubusin ang lahing Hudyo at paano nag-umpisa ang kanyang galit sa mga ito? Si Adolf Hitler ay pinanganak noong April 20, 1889 sa Braunau am Inn sa isang maliit na bayan sa Hilagang Austria. At siya ang 3 sa anak na lalaki at 4 na anak ni Alois Hitler. Unang nagpatigas sa kanyang kalooban ay ang kanyang ama na naging malupit sa kanya. Araw-araw siyang nilalatigo nito kapag mababa ang nakukuhang grado nito sa eskwela. Maliit man o malaki ang kanyang pagkakamali, ito ay laging may mabigat na kaparusahan. At sa laki ng takot naman ang kanyang ina ay nagtatago na rin sa likod ng pintuan dahil pati ito ay walang ligtas sa mapanakit na amang Hudyo. Dahil dito ay lihim siyang nasuklam sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay anak ng isang cook sa mayamang pamilya ng mga Hudyo. Binuntis ng kanyang mayamang amo ang kanyang lola at sinestentuhan lamang ang kanyang ama mula pagsilang hanggang sa 14 na taong gulang nito. Pagkatapos ay pinabayaan na ito. Sinisi niya ang pagiging Hudyo ng ama, kaya masama ang ugali nito sa kanya. Sa araw-araw ng pananakit ng ama ay sinumpa niya na hinding-hindi na siya iiyak kailanman. At nang umidad ng 15 anyos si Adolf Hitler, ay namatay ang kanyang ama. Lumipas ang ilang taon, namatay naman ang mahal na mahal niyang ina sa sakit na kanser. Ngunit hindi naiwasang sisihin ni Adolf Hitler ang doktor dahil sa palagay niya ay hindi nakatanggap ng kukulang pangangalaga ang kanyang ina dahil konti lang ang kanilang pera. At nagkataon na ang doktor ay isang Hudyo. Kaya ganun na lamang ang naging galit muli niya sa mga Hudyo. Nangarap din naman si Adolf Hitler na maging isang artist, kaya nag-apply siya sa Vienna Academy of Art. Pero hindi siya tinanggap dahil ayaw ng eskwelahan na ang kanyang drawing ay puro landscape lamang. Pag-isa at hindi pala kaibigan si Hitler, kaya siguro puro landscape na lang ang kanyang mga ginuguhi. Lalong nagkaroon ng galit si Hitler matapos malaman niya na ang mga propesor na nagbagsak sa kanya ay ang lahing Hudyo. Upang may pagkakitaan siya ay namasukan sa Vienna na tagatuklap ng isnaw sa harapan ng bahay ng mga mayayamang Hudyo. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay dahil sa mapanakit na amo at hindi patas na pagtingin, kaya mas lalong lumaki ang galit niya sa mga Hudyo. Noong mga panahon na yon, lahing Hudyo ang may hawak ng ekonomiya. Dahil sa masamang karanasang ginawa ng mga Hudyo kay Adolf Hitler, ay napuno ang kanyang puso ng galit. Kaya nung magkaroon siya ng kapangyarihan, ang una niyang sinampulan ay ang mga Hudyo. Si Adolf Hitler ang nasa likod ng mahigit 6 na milyong Hudyo na namatay sa pamamagitan ng genocide. Ito ay sinadya at sistematikong pagpatay ng maramihan sa pamamagitan ng gas chamber upang lipulin at tuluyan nang mabura ang isang lahi. Kaya hanggang sa panahon ngayon, si Adolf Hitler ang kinikilalang pinakamasamang tao sa kasaysayan ng mundo. Kung nagustuhan mo ang aking video ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga darating ko pang mga bagong video. Maraming salamat sa iyong panonood.